Very interesting video to mga tol mula kay Kian Thoughts. Yung bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba, no? So ito daw, isang school o isang eskwelahan sa Indonesia ay pinapakanta daw ang pambansang awit ng Pilipinas o yung tinatawag nating lupang hinirang. Alam natin lahat yun mga tol, every Monday, di ba, kapag may flag ceremony tayo, kinakanta natin yan. Lalagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib, tapos sabay-sabay nating aawitin ang ating pambansang awit. So ito, pinapakanta daw mga tol, no, sa mga Indonesian students, no? Alamin natin mga tol kung meron tong katotohanan, pero bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ooh! Alam nyo ba na mayroon palang paaralan sa bansang Indonesia kung saan kinakanta sa kanilang flag ceremony ang pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang? Baka ano to, no? Kumbaga rito sa Pilipinas, international school. Eto, parang ganun din, no? Indonesia saka Pilipinas. So, mga nagtuturo siguro rito, mga Pilipino, no? Pero dito ba? Ewan ko kung meron sa inyo mga anak nag-aral sa international school. Kung ano man yan, kung Chinese school ba yan, kung American school, meron ko mga ganun mga tol, no? Pinapakanta rin ba sa kanila yung national anthem sa kanilang mga bansa, no? Di ko alam mga tol, ba? Pwede kayong magbigay ng komento at reaction. Flag ceremony, ang pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang, o yung sa iba siguro ay mas pamilyar sa bayang Magiliw. At alam nyo rin ba na may ilang mga isla sa bansang Indonesia na itinataas pa ang bandila o ang watawat ng Pilipinas? Wow. At mas gugustuhin pangaraw nilang maging isang tunay na Pilipino. Halina't alamin natin kung ano nga ba ang eskwelahan na ito at ano nga ba ang kuwento sa likod ng pag-awit nila ng lupang hinirang at bakit naman itinataas ang ating watawat sa ilang mga isla sa bansang Indonesia. So maganda to, dagdag kaalaman para sa ating lahat mga tol. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe kay Kian Thoughts mga tol, yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba at magaganda rin yung mga topic niya. Meron dito mga nilunok ng sawa mga tol. Ay nako, talagang mabubuang ka rin talaga sa mga magagandang kwento. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Lupang hinirang, ang pambansang awit ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yeah. Sa iba, mas kilala nila ito bilang Bayang Magiliw. Ito ay isang makasaysayang awitin para sa ating mga Pilipino sapagkat sumisimbolo ito sa ating pagiging malaya laban sa mga mananakop. Tama. Ito ay isang awitin na talaga namang taas noon nating kinakanta ng may paggalang at pagrespeto. Tama. Nakatawag sa aking at do yung putulin ko muna do yung ibang mga Pilipino mga tol ay parang ang turing dito mga tol isang pangkaraniwang awit na lamang, no? Sad to say mga tol, pero nakikita natin mga tol hindi na katulad dati. 'Di ba dati kapag tumugtog ang lupang hinirang, maghihintuan ng lahat, tatayo, kung ano man ang ginagawa, tatayo, ilalagay ang ating kamay, kanang kamay sa ating dibdib. Ngayon wala na mga tol eh. 'Di ba? Wala nang ganoon eh. Dati nga sa mga sinihan, ewan ko lang ngayon kung gumagana pa sa ibang sinihan, pero mga tol sa sinihan bago magsimula ang movie, meron munang pag-awit ng ganito. Atensyon, ang videong ito tungkol sa mga Indonesian students na kinakanta ang ating pambansang awit pagkatapos nilang kantahin ang sarili nilang national anthem. Sa video footage na ito, mapapanood ang mga Indonesian students kung saan kinakanta nila ang Indonesia Raya. Ito ay ang national anthem ng bansang Indonesia. Ang kanila ibig sabihin muna ay Indonesia the Great. Respect, respect. Pero nang matapos na nga sa pagkanta ang mga Indonesian students na ito,
Nagsimula nang patugtugin ang pambansang awit ng Pilipinas at kinanta ito ng maayos at na may pagrespeto ng mga estudyanteng ito. Oo naman. Nakakatindig balahibo naman yan. Alam nyo mga kapatid kung ba't nakakatindig ng balahibo? Kasi hindi sila mga Pilipino eh. Indonesian sila mga tol at nasa bansang Indonesia sila. Pero yung awit na kinakanta nila rito mga tol, pagrespeto yan sa hindi lang sa watawat natin mga tol ha, kundi mismong sa ating bansa, bansang Pilipinas. Kaya nga kung pakikinggan mo at iintindihin mo yung lyrics ng kanta, Bayang Magiliw, di ba? Ito'y para sa isang bayang magiliw mga tol, Perlas ng Silanganan. Yan yung location natin. Tayo isang Perlas ng Silanganan, di ba? Alab ng puso sa dibdib mo'y boy. Lupang hinirang, di ba? Duyan ka ng magiting sa manlulupig di ka pasisiil. 'Di ba sa mga mananakop, sa mga gustong umapi sa atin mga tol. At ang pinakamalupit doon mga tol yung bandang dulo eh, 'di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa to sa mga tol, ganun pa rin ba nararamdaman ng ibang mga Pilipino? Hindi na eh. 'Di ba? Hindi na nga sila proud Pinoy eh. 'Di ba? Kahit na inaapi na tayo halimbawa ng China, 'di ba? Inaapi tayo ng China. San sila nakapanig, 'di ba? Sa China pa. Yung mga Coast Guard pa nga natin para sa kanila ang nagpo-provoke eh. 'Di ba? Tapos ang lupit nila, kakantahin pa rin nila yung Bayang Magiliw kahit na talagang hindi naman silang willing ipaglaban yung bansa nila, 'di ba? Tindi nung mga 'yon. Kapansin-pansin na kahit nga naiiba ang kanilang lahi, talagang inaawit nga nila ito ng seryoso at may paggalang. And in fairness ha, maganda rin ang pagkakabigkas nila sa wikang Filipino. Tama. Sa kabila ng pagiging Indonesians. Magaling. Katulad ko ay siguro marami ang nagtatanong, bakit nga naman kakantahin ng mga Indonesian Tama. Students na ito ang pambansang awit ng Pilipinas? Why? Well, base sa ginawa nating pagsasaliksik, ayon sa isang post sa website na Quora na isang question and answer platform, ang mga mag-aral na nasa video ay mula sa isang school sa Sumatra, Indonesia, kung saan may mga Pilipinong estudyante ang nabigyan ng scholarship. Bilang paggalang o pagrespeto ng eskwelahan, iniutos ng naturang institusyon na kantahin ng lahat ng kanilang estudyante ang Lupang Hinirang. Ang tawag doon respeto mga tol. Ang tawag dyan respeto at nakakahiya naman sa ibang mga Pilipino na nandirito mismo sa ating bansa mga tol ang hindi na rumerespeto sa ating pambansang awit. Diba? Buti pa tong mga to eh. Mukhang dapat ata mga tol, tularan natin talaga ibang lahi pagdating. Kasi mga tol, tayo yung nandirito sa Pilipinas mga tol, ginagawa na lang katatawanan yung mga kultura natin eh, di ba? Ginagawa na lang katatawanan yung mga sayaw natin. Kasi syempre nilalamon na tayo ng mga international na awit eh. Dito nga mga tol, kapag may mga sumisikat na mga awit natin, Lagi tayong ikinukumpara na gumagaya lang daw sa ibang bansa. Sinong nagsasabi nun mga tol? Mga kapwa natin Pilipino. Nandirito sa atin yung culture na crab mentality. Ewan ko kung bakit may ganun sa atin mga tol eh. Kaya ang hirap magpasikat dito, hirap sumikat dito mga tol dahil binabash sa social media, di ba? Gumagawa ng kung ano-anong kwento. Para bang tipong hindi masaya yung mga kababayan natin na meron silang kababayang umaangat sa buhay, 'di ba? O umaangat at sa larangan na kung ano man ang pinili noon, mga tol. 'Di ba? Kung bakit tayo napunta doon, mga tol? Kasi nagiging kultura na ata ng mga Pilipino yung ipanghila pa babae, 'di ba? Kahit etong pambansang awit natin, mga tol, 'di ba? Nakakakita ka pa ba ng Nakakita ka pa ba ng mga naghihintuan kapag tumutugtog ang national anthem? Nakikita ka pa ba ng mga pagrespeto na kapag kinakanta nila yung national anthem natin, talaga bumubuka bibig nila? Diba? Pihira ka na lang makakita ng ganun. Buti pa rito sa Indonesia, no? Talagang maipakikita mo na nire-respeto nila yung kultura ng ating bansa. Maging Indonesians man o maging mga Pilipino. Sa comment naman ni Paranoia733, ayon sa kanya, ang video na ito ay mula sa isang Islamic private school na Sekolah Sukma Bangsa na matatagpuan sa ASEE, Indonesia.
Maraming mga Filipino Muslim students di umano nag-aaral dito mula sa southern part ng Pilipinas. Tingnan mo, mas makikita mo pa nga sa mga Muslim mga tol eh, na itinuturo talaga nila yung respeto eh, di ba? Respect. Which is ang Mindanao area. Dagdag pa ng nagkomentong netizen, napaka-importante daw para sa mga Indonesian educators na maipreserve ang nationalism at values para sa mga Filipino students sa kanilang paaralan. Kaya naman, ginawang mandatory o isang utos ang pagganda ng lupang hinirang pagkatapos nilang kantahin ang Indonesian National Anthem tuwing magsasagawa sila ng flag ceremony. At syempre, tumatatak din sa isipan ng mga estudyante na respeto natin itong mga Pilipino. Diba? Respeto natin itong mga Pilipinas. Kasi sila mismo kinakanta nila National Anthem ng Pilipinas. Malaking tulong din daw ito para mapag-aralan ng mga Indonesian students ang kultura at values nating mga Pilipino. Sinubukan kong tingnan kung ano ba itong paaralan ng Sekola Sukma Bangsa. Ito ay matatagpuan sa Aceh Province sa Sumatra, Indonesia. Tugma sa mga impormasyon na ibinigay ni Ben Hario at Paranoia. Although hindi ito sapat para makumpirma kung totoo nga bang naging mandatory ang pag-awit ng lupang hinirang sa eskwelahan na ito. Gayunpaman, napakalaking bagay na naipapakita ng ating kapitbahay na bansa sa Southeast Asia ang pagbibigay ng halaga at respeto sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng pag-awit sa Philippine National Anthem ng may paggalang at pagrespeto. Pati doon, no? Tingnan mo, nakasulat dito sa kanilang board. Oh. Responsibility, pananagutan, katapatan, honesty, dignity, karangalan, paggalang, respect. Diba? English, Tagalog, mga tol. Imbis na English, tapos Indonesian language. Ang Pilipinas at Indonesia ay mayroong higit sa 70 years na na pagkakaibigan. Ipinagdiriwang nga ito ng dalawang bansa. Ito ay tinatawag na Philippine-Indonesia Friendship Day tuwing January 15 upang mas lumalim pa ang ugnayan at relasyon ng ating mga bansa. Base sa report ng PhilStar Global, tinatayang mayroong mahigit sa 20 Pilipino na mga estudyante mula sa Autonomous Region of Muslim Mindanao ang nabigyan ng scholarship at nag-aaral ngayon sa Sekola Sukma Bangsa kung saan natututunan nilang makisalamuha sa mga Indonesians at kalaunan nga ay magagamit na rin nila ito para mas ma-promote ang kapayapaan at pagkakaibigan ng ating mga bansa. Biruin mo, 20 lang yun pero sobra respeto, di ba? Kung inyong matatandaan, nagawa na rin natin ng video ang patungkol sa Myangas Island. Ito ay isang isla sa Indonesia kung saan marami mga naninirahan dito ang napakagaling sa pagsasalita ng wikang Tagalog at Bisaya sa kabila ng sila ay mga purong Indonesians. Kung hindi mo pa napapanood ang video tungkol sa Myangas Island, ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. Puntahan nyo na lang mga tol sa channel ni Kian Tots, isang lugar sa Indonesia, Tagalog ang salita nila mga tol. Sa video footage na ito ay makikita na magkatabing nakataas ang watawat ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Ito ang border crossing na nakabase sa Myangas Island sa pagitan ng ating mga bansa. Ang opisinang ito ay pinamamahalaanan ng Armed Forces of the Philippines bilang representative office ng Philippine Navy at Immigration kung saan kailangan mag-report ang mga residenteng lalabas at papasok ng Indonesia at manggagaling sa Pilipinas. Nice. Isa ito sa Transboundary Agreement sa pagitan ng dalawang bansa na nabuo pa way back 1975. Nice. Sa islang ito ay nagtutungo ang mga taga Marore at Talaud Island kapag may nanais nilang magtungo sa ating bansa. Madalas na mga residente rito ay may mga kamag-anak sa Mindanao dahil nga sa sobrang lapit lamang ng Myangas Island at iba pang mga isla ng Indonesia sa Davao City. Mm-hmm.
Dahil sa impluwensya mula sa mga kalapit na mga lugar sa Pilipinas, maraming mga residenteng Indonesians ang bihasa na sa pagsasalita ng wikang Tagalog at Bisaya na kalaunan ay nagagamit din naman nila sa pakikipag-usap sa mga Pilipino kapag tumatawid sila sa Pilipinas para makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kung sakaling makakabisita ng araw kayo sa mga isla ng Indonesia na malapit sa Pilipinas, sobrang dali mo lamang makakakita at makakabili ng mga produktong gawang Pilipino sa lugar na ito. Wow. Ang ilan sa mga Indonesians nagustuhan ang ugali at ang kultura ng mga Pilipino, kaya ang iba sa kanila mas pinipili na lang na manirahan sa ating bansa, habang ang iba naman ay sinasabuhay na ang pagiging pusong Pilipino kahit na sila ay mga Indonesians na naninirahan sa sarili nilang bansa. Taong 2005, napatay sa pangbubugbog ng Chief of Police ng Miangas si John Lee Awala, ang village secretary ng kanilang isla. Dahil dito, maraming mga mamamayan ng Miangas ang nagalit at kinundina ang ginawa ng kapulisan, at hindi man lamang daw ito binigyang hustisya ng Indonesian government. Bilang pagpapakita ng kanilang pagre-rebelde at pagkadismaya, inalis ng mga residente ang bandila ng Indonesia at pinalitan ito ng watawat ng Pilipinas. Oh, ayon sa kanila yan, ay mas nanaisin na lamang nilang maging isang Pilipino dahil baka sakaling mas mabigyan pa sila ng maayos na pagtrato mula sa ating bansa kesa sa mga kapwa nila Indonesians. Wow, ayos naman yun. Taong 2014 naman, may isang insidente ang naganap sa Talaud Island kung saan may isang grupo ng mga Indonesians ang nagtaas ng watawat ng Pilipinas at ikiniklaim na pinipili nila ang maging isang Pilipino. Sinasabing ang grupo ng mga Indonesians na nagtaas sa bandila ng ating bansa sa Talaud ay hindi masaya sa naging resulta at mga proseso sa naganap na eleksyon. Kaya naman mas gusto na lamang daw nila ang maging Pilipino. Mm-hmm. Para sa inyong mga reaksyon. Ayos naman yun, mga tol. Pero kung titignan mo kasi, di ba, parang pinaglayong isla lang yan eh, di ba? Mindanao, Visayas at saka Luzon, di ba? Magkakahiwalay na mga isla din tayo. Sila, humiwalay lang din ang bahagya, pero sakop na kasi sila ng ibang bansa, mga tol. Kung titignan mo, napakaliit lang ng boundary. Well, kahit naman anong lahi pa yan eh, kung titignan mo, pare-pareho tayo nakatira sa daigdig. Iisang lahi pa rin naman tayo, mga tol eh. Mga tao tayo, di ba? Mga human being tayo eh. Nagkakaroon man ng iba't ibang kultura, mga tol, pero sana isa yun sa tinitignan ng bawat isa sa atin. Pare-pareho tayong tao, di ba? Kaya dapat talaga naggagalangan at nagre-respetuhan tayo. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin mula kay Kian Thoughts? No, comment ka na lamang sa ibaba at bigyan mo to ng iyong komento, no, sa comment section. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!